Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marsai supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Luz Paul, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Ellen Mia Nihat, Idol Rogel Abinido, Amarillo Flores, Gerald Anyubo, Badit 32 Taiwan, B73MB, Jose Pacificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, malalakas din ang mga ito at sanay na sa pakikipaglaban. Galit na galit itong si Buruka kung bakit nakawala ang kanyang anak sa kamay ng mga aswang. Ipinaliwanag naman ito ni Vicente kay Buruka. Sige Vicente, hayaan nyo na kami na muna ang gumawa ng hakbang. Hindi makakalis sa islang ito ang aking anak at pati na ang mga taong nagligtas sa kanya. Hahanapin namin ngayon din ang mga ito sa kagubatan. Walang nagawa itong si Vicente kundi payagan ang mga ito sa balak na gagawin. Ibinigay nila agad ang mga impormasyon ng isla at ang mga lugar na dapat na iwasan nila dahil sobrang delikado. Makalipas lamang ang ilang minuto, umalis na ang grupo nila ni Buruka. Ang limang mga kasamahan ni Buruka, mga mababangis ang mga ito, walang awa at sanay nang pumatay ng kapwa-tao o kahit sa mga nilalang na kampon ng kadiliman. May dalang mga baril ang mga ito at iba't ibang klaseng mga itak. May isa pa sa kanila ang may dalang pana at malakas ang kalaman sa mga orasyon. Umalis na ito doon sa teritoryo ng mga aswang at sinimula na ng grupo nila ang paggalugad doon sa lugar. Habang doon sa loob ng kuiba, nag-uusap lamang ang grupo nila ni Nitoy. Pinag-usapan nila ang kanilang plano kinabukasan para sa paghanap doon sa mga natirang kubot na aswang. Hanggang sa magpahinga na din sila kinabukasan, maagang umalis ang grupo nila ni Nitoy. Kasama pa rin niya si Nanonoy, Roca, Anding at JR. At sa pagkakataong ito, sumama na din itong si Maximo. Bumuti na ang kalagayan nito sa nagdaang gabi. Dahil ito sa kanyang kakayahan bilang isang kalahating halimaw at kalahating engkanto. Bili ni Nitoy kay Rowena at sa buong kasama nila sa loob ng kuiba na huwag munang lalabas ang mga ito. Baka masipat pa sila ng mga aswang.
naglalakad na ang grupo nila nito'y papunta doon sa kabilang bahagi ng isla. Doon na sila dumaan sa dalampasigan para mas mapadali ang pagdating doon sa lugar. Makalipas ang mahigit 2 oras na paglalakad, tanaw na nila ang lugar at sumuot na sila doon sa kakahuyan. Papunta na ito doon sa kabilang bahagi ng isla. Dahil naharangan kasi ng malalaki at matataas na pangpang ang baybayin. Ang hindi alam ng grupo nila ni Nitoy, nasa kakahuyan na ang grupo nila ni Broca. Sinimula na ng mga ito na hanapin na din ang grupo nila ni Nitoy. Habang sina Nitoy, nang malapit na sila doon sa lugar, tumigil na ang mga ito sa paglalakad at sabi ng bata, "Hatiin natin ngayon ang ating grupo, Nunoy. Doon kayo sa kanang bahagi dumaan. Isasama mo sina Kuya Maximo at Anding at kami naman sa kabila. At kasama ni Nitoy sina JR at Roca. Alam mo na ang gagawin, Nunoy. Kung kailangan nyo ng agarang tulong, gamitin mo ito. At pagkatapos, mabilis nang kumilos ang mga bata." Habang papalapit, ramdam na ni Nitoy ang presensya ng mga aswang at naamoy na niya ito. Pati si Nunoy, mabilis na nilalakad nila ang batuan na nasa gilid ng kakahuyan. Papalapit na din sila doon sa lugar ng mga kubot. Pero biglang napatigil itong si Maximo at sumingot-singot. Ito din ang ginawa ni Nunoy dahil naramdaman din ng bata ang presensya ng mga nilalang. Sabi ng batang si Anding, "May mga nilalang ang nakabang sa atin doon sa batuhan, Kuya Nunoy, Kuya Maximo. Kaya agad na humanda ang tatlo at nakikiramdam." Sabi ni Nunoy, "Kuya Maximo, hindi mga aswang ang nasa paligid. Sinang-ayunan naman ito ni Maximo." "Tama ka, Nunoy. Kakaiba ang presensya ng mga ito." At ilang sandaling lumipas, may lumabas sa itaas ng batuhan na 3 kalalakihan at 3 din galing doon sa loob ng gubat. May dalang mga baril ang mga ito at mga itak at sibat. Kaya sabi ni Maximo, "Hindi ko kilala ang mga yan. Mukhang tagilid ang ating lagay ngayon, Nunoy." At napatitig ito kay Anding. Sa tingin ni Maximo, nasa 9-11 gulang ang bata ito. At sa tingin niya kay Nunoy, nasa 16 na gulang. Ang tanong ngayon sa kanyang isip, paano na iligtas ng mga batang ito si Rowena at Roca? Ano ang kakayahan ng mga batang ito? Pero napabaling ang kanyang tingin sa mga kalalakihan na unti-unting papalapit na sa kanila. At sabi nitong si Broca, "Tika nga muna, kayo ba ang sinasabi ni Vicente na tumulong kay Roca na makatakas? Mga bata, baka hindi pa kayo tuli." Sabi nitong si Maximo, "Nunoy, sa 3 tatakas tayo sa mga taong ito. Anding, kargahin na kita." Napatitig si Nunoy kay Maximo, "Bakit, Kuya Maximo? Bakit tayo tatakas sa kanila? Kahit natatakas pa tayo
susundan at susundan tayo ng mga yan. Pero Nonoy, mukhang alanganin tayo sa kanila. Susubukan natin Kuya Maximo. Pag hindi kaya, saka na tayo tatakas. Ang pag-uusap ng dalawa at pagtingin ni Maximo sa batang si Anding, nakangiti lang ito habang nakatitig sa grupo ni Broca. Ilang sandali, lumapit ang pinuno ng mga kriminal sa kinaroroonan nila ni Nonoy. Sabi agad ito, "Sabihin ninyo sa akin kung nasaan si Roca. Papayagan ko kayong makalis dito sa lugar na buhay." Pero sagot ni Nonoy, "Kung ganun, mga kakampi kayo ng mga aswang. Mga kampon din pala kayo ng demonyo." Kaya sabi ni Broca, "Masama ang tabil ng dila mo, bata." At akmang lalapit pa ito kay Nonoy. Pero biglang sabi nung kasamahan ni Broca na medyo katandaan na, "Wag, pinunong Broca. Hindi ordinaryong bata ang kaharap mo." Kaya napatigil ang pinuno ng mga kriminal at umatras. "Ha? Ano ang ibig mong sabihin, Cesar? Aswang ang isang yan. Pero kakaiba ang kanyang lakas at kakayahan. Sinubukan ko nang mag-orasyon ng pangtaboy. Pero hindi ito umipikto sa batang yan." Sabi ni Nonoy na humanda na rin, "Pakawalan nyo ang mga bihag ninyo. Kung hindi, uubusin namin kayo, pati na ang mga aswang." Napatawa itong si Broca at ang sabi ng pinuno ng mga kriminal, "Nagbibiro ka ba, bata?" Pagkatapos, lumingon ito sa kanyang mga kasamahan, "Kung ganon, may mga kakayahan ang mga batang ito. Simulan nyo na. Kung ayaw ng mga ito na magsabi kung nasaan si Roca, mas nakakabuting patayin natin ang mga ito." At mabilis nang lumapit sa kanila ang tatlo pa nitong kasamahan, habang ang dalawa mabilis na itinutok ang dalang mga baril. Pero napatras itong si Broca dahil nasa harapan na niya si Nonoy. At mabilis nang kinalmot ng bata ang mukha at dibdib nito. Nakailag naman si Broca, pero nadaprisan nito ang kanyang dibdib. Mabilis na umikot ang pinuno ng mga kriminal, sabay hampas sa dalang pamalo kay Nonoy. Napaigpaw naman paitas ang batang aswang. Umatake na din itong si Maximo. Nag-iba na din ang hitsura nito. Mas lumaki pa ang katawan at humaba ang mga kuko. At inatake na itong si Broca. Tumulong na din ang ibang mga kasamahan ng pinuno ng mga kriminal. At pinag-atake na din sina Maximo at Nonoy. Tumatalon-talon si Nonoy habang pinagkakalmot ang mga kalaban. Pero mabilis din itong si Broca at sanay na sa mga labanan. Iilang malalakas na din na kalaban ang kanyang napatumba. Kaya naabot itong si Nonoy at tinamaan ito ng palo sa dibdib. Bumagsak sa lupa ang bata, pero mabilis din itong umigpaw patras. Agad na ramdam ni Nonoy ang pananakit sa kanyang dibdib na parang binarina ito. Sa tingin ng batang aswang, hindi ordinaryong pamalo ang dala nitong si Broca. Pagkatapos, itong si
maksimo na naman ang pinagtutulungan nilang atakihin. Napatras na ang halimaw na si Maximo. Malakas man ito at mabilis. Pero hindi niya kaya ang apat na mga kriminal dahil mabibilis din ang mga ito at may gamit na agimat. Pinagbabaril na din siya ng dalawa pang kasama ni Buruka. Pero biglang napaigik ang isa nang may tumama na isang sapak galing sa kanyang likuran. Tinamaan ito sa kanyang panga, kaya agad na bumulagta ito sa lupa. Agad naman itong bumangon at hinagilap kung sino ang umatake sa kanila. At nakita nila ang batang si Anding. Huli na, dahil tinamaan na naman ang isa sa ulo, kaya tumilapon ito doon sa batuhan. Dahil sanay na ang mga ito sa sakit sa katawan at pakikipaglaban, agad na nakatayo ang dalawa at sigaw nung isa, "Gagong batang yan!" At mabilis na pinagbabaril nila si Anding. Nang makita naman ito ni Nunoy, agad na dinamba ng batang aswang ang isa sa mga ito at hinila ito ni Nunoy. Pagkatapos, kinubawa na ito ng batang aswang. Pero dahil may mga gamit na agimat ang mga kriminal, agad na naabot nito ang kamay ni Nunoy at ibinagsak sa lupa. Ang isang matanda na kasama nila ni Broca, habang umaatake ito gamit ang sibat na kawayan at pana, usal nang usal din ito ng mga orasyon. Sunod-sunod na ang ginawang pagsaksak ng isa kay Nunoy sa hawak nito na punyal. Tinamaan ang bata sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya napasigaw na itong si Nunoy. Ramdam niya ang sakit ng kanyang mga sugat. Pero nagawa din itong makalmot ang mukha at dibdib ng kalaban. Nang mapatras ito, dito na nakakita ng pagkakataon ang batang aswang. At umigpaw ito pa itaas para makawala sa pagkadagan sa kanya ng kalaban. At bumagsak ito sa likuran ng lalaki. Kinagat agad ni Nunoy ang liig nito at pinagkakalmot. Pero nasa likod na ng bata itong si Buruka at hinampas si Nunoy sa ulo. Buti na lang nakayuko agad ang bata at nakaiwas. Pero ang pangalawang atake ng pinuno ng mga kriminal, tumama na ito sa kanyang likod. Kaya tumilapon si Nunoy doon sa damuhan. Nang sundan ito ni Broca, nakaharang naman agad itong si Maximo. Pero sabay-sabay nang umatake sa kanya ang apat na mga kriminal. Kaya makalipas lamang ang ilang minuto, itong si Maximo na naman ang tinamaan ng mga atake sa katawan.